Yung mga vlogger ni Marcos, sinasabi, baluarte ng Marcos ang Bulacan. Dahil mayroon silang mga vlogger na binayaran noon pa, bago mag-eleksyon. Ang namumuno dyan, si Cass Jarrett. Lahat ng yan, na mga hawak niyang vlogger, lahat yan bayad. Mayroong pinakamalaking binabayaran niya, no, 700,000 a month. Pero ang gusto nila pabanguhin si Martin Romualdez, pero wala eh, lalong bumabagsak, no? Balik tayo sa rally. Yung rally na yan, yung Maisog rally, ginaganap yan kung saan saan. Ginagawa yan kung sino ang may gustong lugar. Ang problema ngayon, ginigipit ang administrasyon ng adik na mag-asawang Marcos, yung bangag na mag-asawang Marcos, pati yung anak nila. Adik at bangag yun. 200% yun. Putang ina nyo. Ano? Lahat yun. Lahat ginawa nila ng paraan para lang hindi matuloy yung rally. Yung may-ari ng lupa, tinakot ng pulis, tinawagan ng Malacañang, yung provincial PNP ng Bulacan, yun. Natakot yung may-ari ng lupa dahil private, lahat-lahat ginawa nila. At bawat daanan, bawat kalsadang dadaan papuntan dun sa binyo na yon, may mga nakaharang. Motor, upuan, at yung pinaka main gate dun sa lugar na yon, hinarangan ng trailer truck. Yan ang Marcos administration. Malupit. Napakasakim nila. Pero nila alam, may batas silang nilabag. At ang hindi nila alam, at hindi nila iniisip, baka bukas makalawa, ang dinanas nung ama ni Marcos nung 1980s, edadanasin itong Junior Marcos ngayon. Yan yung hindi nila iniisip eh. Na bukas makalawa, mangyayari yon. At ay sabi ko nga, lahat ng pamilyang Marcos na nandito sa Pilipinas, eh puta, ibaon na yan. Diba? Lahat ng mga nangyayari ngayon sa lipunan ay kagagawan ng Malacañang. Lahat ng mga kalukuhan na nangyayari ngayon, lahat ng yon, Malacañang may gawa. Kaya mag-isip-isip tayo. Ano? Si BP Sara, siniraan nila lahat-lahat. Pero sa paninira nila, mahigit, sa 84% pa rin yung tiwala ng Pilipino kay Sara. Yung sumunod sa kanya, ay Diyos ko, ang baba, si Rapi Tulfo. At yung gustong maging presidente or maging prime minister, yung putang inang tambaluslos, yung crocodile na pinuno ng ano, ay putang ina 0.4%. Mahiya naman kayo. No? Tapusin nyo na yung kalukuhan ninyo. Kung ayaw ninyo, hindi kayo aabot ng 2028. Tanda ninyo yan. Halos lahat naghihimagsik na. Pinipigilan nyo lang, tinatakot nyo lang. Pero bukas makalawa, sinasabi ko sa inyo, darating at darating yung araw na mawawala kayo dyan. Eh ako, tatawagin lang ko, humawak ka ng masinggan nito, magmaniho ka ng ganito sa sasakyan, pupunta ako. Alam mo, lulusobin ko, Malacañang. Pasasabugin ko yung Malacañang, putang lang. Babanatan ko yun ng 30 caliber yan. Nasabi, bukas makalawa, magtatapos din kayo. Kung gusto niyo matapos yung term niyo hanggang 2028, ayusin ninyo.
Alam ko napakalaki ng pondo niyo, 400 million para maninira sa pamilyang Duterte at Kibuloy. Pero lahat ng yan hanggang pangarap lamang. Dahil ang tunay na DDS mananatiling nakasuporta kahit walang kitang pera. Hindi katulad ng mga vlogger niyong binabayaran niyo. Tandaan niyo, minsan lang kaming magalit, minsan lang kaming kikilos, pero may paglalagyan ang adik na nakaupo sa Malacanang. Sino magagalit na yan, hindi adik? Tangina. Adik yan si Marcos, pati yung asawa niya. Asawa niya yung tarsier yung mata. Tangina yan. Tarsier at adik, tandaan ninyo, magtatapos din kayo.